guys? Magandang morning na naman sa inyong lahat. And today guys, iba naman ang titira natin. Iba naman yung vlog natin ngayon. So ngayong araw guys ay magsimento tayo. Yan. Construction boy tayo ngayon. So ang gagawin ko ngayon guys, makikita nyo yun dyan. Yung area na yun dyan, yung gagawin kong parking space para sa mga kabayo natin. So sisimentoin natin yan para hindi siya maputik o mabuhangin pag umuulan. Okay, so abangan nyo guys ha. So yung kakalangalin natin guys ay ito syempre yung pala at isang sako ng semento ito at limang sako ng buhangin at isang sako ng graba. Ayan. So mimix natin to. Magmamarunong tayo, hindi naman tayo expert pero siyempre may YouTube kaya nag-download muna tayo ng mga tutorials doon kung paano mag-mix, proper mixing ng gagawa ng floorings. Okay? So abangin guys, ha? Huwag na huwag niyong kakaligtaan para doon sa mga bago pa lang dito sa channel natin. Siyempre pa, don't forget to subscribe at siyempre mag-like kung talagang nagustuhan niyo itong gagawin natin ngayon. Okay? So, I'll see you later! Pawis muna tayo para sa ekonomiya. Okay? Ayan. Pag-program tayo kasi lumalaki na yung ating alaga. Right. So, nasa na kaya siya? So guys ha, pwede na kayo gumastos ng mga labor-labor kung marunong lang din naman kayo. Gusto nyo mag-work out. Ayan, pwede na kayo. Gawa muna kayo parang crater dyan sa gitna para dyan na lalaki natin sa cemento. Ha? Butas na natin ang semento. Bubuhos na natin ang semento. Yeah. Ano na yung semento? Ha? So ngayon, gawin natin, i-mix natin yung semento at saka yung ano, example ng semento. Ha? Ayun rin lang ang mastos para mag-hire pa ng mga trabahador. Parangin nyo lang natin kapag-workout ka pa. Mamix natin ang maayos yung semento para lahat ng portion na lalagyan natin para parehas yung ano. Bye. Siyempre pa guys, yung mixture na to guys, depende lang din ito sa area kung gaano kaluwag din yung area na sisimento ito. Kagaya niyan guys, na siguro estimate ko mga 1.5 meters by 2 meters. Siguro itong mixture na isang semento, limang buhangin at isang graba.
pwede lang siguro dyan. Hindi naman masyadong makapal yung pag-agar. Ang purpose lang talaga kasi natin, kaya natin sisipin po niya. Para iwasan natin yung talsik ng mga buhangin, para ng pag-usulat. So, itong mixture na to, okay na rin po guys. So, ayos na rin po. So, ganito. Okay na yung mix natin. So, magkahalo na yung cemento at saka yung buhangin. Nakasabi kong sinisipin ko. So, anyway, kaya nangyayos naman yan talaga siya. Pag nilagyan na natin ng tubig. So, this ha. Sinuot ako na. Okay. So, ngayon guys, ang magagawin natin. Lagyan na natin itong ating hindi siya yung maraming graba. So, ano lang, parang halimun ko nagturuan ng buwan. Ayun. Whatever. Pero kagaya ng sabi ko guys, hindi ako expert. Ano lang ito, kumbaga pagtitipid lang po. So, kung ano man ang maging meron kayong correction dyan sa mga ginagawa ko, huwag lang kayo mahihiyang mag-comment doon sa comment section guys. Okay? Para magkaroon din tayo ng kalinawan kung ano talaga yung tama dapat gawin. Tamang procedure. Yan. Kasi ito, ano lang to? Mga home, ano lang to? Homemade action. Mga kita lang natin ito sa mga trucks natin na gumagawa. At nga pala, shout out doon sa bago nating kaibigan, kay Boss Carlos Miguel. Yan, isa siya sa dahilan kung bakit ako nagkagayam ito ngayon. Kung bakit meron akong papart dyan na kabayo. Alright? Shout out to you! Boss Ma Carlos Miguel, yan. Sana ayos lang kayo. At syempre pa, yung tropa ko sa Alaminos, yung tropa ko mababangis dyan sa Alaminos, busta kayong lahat dyan guys, at I'll see you soon. Yan. At syempre pa, sa mga ito pa nating tropa pips dyan, yung mga kapadyak natin, Amba Bikers. Guys, baka napapansin nyo, medyo hindi na ako nakakasama sa mga rides natin. Yun ay dahil sa sitwasyon ko rin ngayon. Medyo bumigat tayo ng konti. At yung ating kabayo, bisikleta natin, hindi pa na-upgrade. Pero hindi yan yung bisikleta na sinasabi ko ha. Ano lang yan, yung pamabalingki lang yan. Nandun sa loob yung mountain bike ko, medyo nilalagnat kaya hindi siya makapag-ride ng maayos. Okay, at syempre pa sa Astro Boys, at sa lahat pa ng mga Dabarkans ko dyan, yung mga idol ko, sila Coco, sila Macho, sila Makel, at syempre pa sa mga pinsan ko dyan sa probinsya, yan. At sa papa ko sa Baguio, kaya French Hero, ayan. French Hero ha, kapat ko yan. Proud to say, tatay ko yan. Okay, so ituloy-tuloy tayo. Baka maliyak pa ako eh. Lagyan natin mga water. Comment lang kayo dyan guys ha, kung meron akong mga hindi mga gagawa ng tama. Lalo dyan sa pinsan ko, kay Chito. So siyang expert sa mga ganitong construction na job. Ayan. Right. Thank you.
guys, improvise lang itong ganito nating paleta ha. Tayong ano? Tayong gato. Improvise lang. So yun nga guys, dahil wala tayong gamit para pang construction, yan. As you can see ito, yeah, gamit ko yung ano, gamit ko yung dos por dos, yan. Bilang ginawa kong paleta. Siya yung pang level ko, yan. Ginawa ko lang yung level ko. O, para-paraan lang to. Guys, almost done. At syempre ba, hindi biro talaga guys. Kaya, I feel for those people who work on the constructions. Lalo na yung mga mason, yung mga laborer. Hindi basta-basta to guys. So, shout out sa inyong lahat dyan guys. Mga tropa pa dyan na nagtatrabaho sa constructions. Yan, talagang mahirap talaga yung trabaho nyo. Lalo pa ganito na mainit. Talagang, proud kayo sa akin. Ha? Ayan. Kaya matatapos na yung project ko. So, wala pang finishing yan. So, maya-maya ng konti, ayusin natin yan. Nawala din ang paraan kasi wala tayong palita. Gawa tayo ng paraan. Okay? So, ayan. Natin tinatapos itong napakahalagang vlog na to dito. Ayan, nakakatulong naman talaga sa ekonomiya natin. At syempre pa, itong pag-vlog natin, wala, di matutupad to kung wala itong aking anak. Yan, si Meryl. Siya po yung ating cameraman. Yan. So, hanggang sa muli guys. Maraming salamat sa pagtsatsaga. Yan. So, para sa lahat na gusto magpagawa, gusto mo sabi ko, pag-isipan niyo muna. Okay? Until next time. Bye-bye.